Hi guys. Update tayo. Lagi na ba ako last video? Fail. Meron akong isang kachat, hacker. Binigyan ako ng scanner. Grabe. Yung isang scanner na unang discussion, hindi niya ma-scan basta may ano, kahit sa Unify. Pero yung configuration ko, na-scan niya lahat. Grabe. Sakit ng ulo. Sabi ko, na problema ako lalo. Scenario. Ito scenario 1. Ewan ko kung nakikita niyo yung mouse ko, no? Scenario 1. In-scan, hindi, kinonekta ko lahat sila sa AP. Yung S7A, akin yan. Nandiyan yun yung scanner. Lahat sila nasa Unify. Yung iPad ko, saka S7 Edge ng Wizards ko, S7B. Okay, pinag-play ko ng video dahil binigyan ko ng alaw Mac to, yung dalawa eh. iPad saka S7B. Nakakatawa. Nung in-scan ko, na-scan lahat. Grabe, Unify, walang protection. Walang yung, ano eh. Scan results. I see all devices. Ooh, iyak ako. Yeah, ganyan na setup. So Wi-Fi tayo, ha. Hindi ko kailangan magbili ng mga firewall lang, ano. Hindi naman, ano. Piso Wi-Fi tayo. Kasi nga, para tayo namimigay ng free internet sa mga hacker. Oh. Ako, kaya kong mang-hack ng ibang piso Wi-Fi pagka ganyan. Kukuwala ako ng 10 account na tigto 2 Mbps. May 10 Mbps free na ako. Oh, bebenta ko ulit. Hindi nila alam, no? Okay. Nakakatakot, no? So, tinitignan natin kung ano dapat mabago, no? Okay. Next. Nag-try ako. Dahil itong compass ko, may isolate, di ba? May isolation. So, next configuration ko. Tinignan ko yung compass kung maganda yung AP isolate. Ayan ngayon siya. Kinonekta ko lahat ang devices ko sa W350 ko. Naka-IP isolate yun. AP yun eh. Ano? Punta pa ako sa rooftop yan. Gabi-gabi. Ginawa ko yan. Tinignan ko. Yung scanner nga na ginamit ko. Nadadownload lang eh. Putres ka ako. Hindi man binalak ng Google. Ano? Then, scan ko. Ito, scan result. Nakita ko yung iPad. Kaya yung mga Apple, wala is, ano eh, may problema Apple talaga, ano. Okay, ano yan, latest pa yan ha, in-update ko pa yung iOS niyan. Ngayon, ang ano ko doon, ang na-scan yung iPad. Pero hindi makita ang S7B. Yung S7 na misis ko, hindi talaga makita. Ilang ulit ko ng tinry, hindi makita. So, sa makatawid, may work siya, no? Partial. Ang tingin ko, depende sa security ng phone. Secured yung A7, S7 Edge. Pagka ganun. Hindi ka nakita eh. Di ba? Secured. Siguro kung mga bibo-bibo yan, ako, ma-scan mo yan. Di secure yung mga phone na yan. iPad is one of it, no? So, ay, nako. Nasa huli ang sasabihin ko sa aking conclusion, no? Dahil lahat, tinry ko na. I'm sorry, fail lahat. No. Post muna natin. Okay, back on, ha? So, ito.
gumagana ng APIs isolate. Tinry ko rin na yung S7 ko. Kinunay ko doon sa remote na walang API isolate na tatama dito sa 350. Hindi pa rin niya makita S7 edge ng misis ko. So, gumagana API isolate ng ano. Kaya lang, hindi lahat kaya niya itago. Hindi niya kaya itago talaga. Kawawa, talaga makakahanap ng mga basurang phone na may load. Mga basurang phone, ha? Okay. So, ngayon, gumawa na naman ako sa nari. Natagal ko sa rooftop kagabi. Ito naman, bumaba ako. Tinesting ko naman yung ano. Itong Linksys, DDWRT, nagkaroon ng API isolation siya, nagkaroon ng WDS, maraming na ano. Diyan ko ngayon kinunik lahat. Diyan ko lahat kinunik. Nako, maniwala ka. Scan results. Walang na-scan devices. Wala. All devices. Na DC. Dinisconnect. Noong una, kala ko LPB piso wifi ang nag-disconnect eh. Hindi. Yung mismong AP na Linksys ang nag-disconnect. Yung DDWRT nag-disconnect. Mawawala ng internet hanggang sa matapos ang scan. Walang internet yan. Wala siya ma-scan talaga. Wala ma-scan. Huwag niya small hand ng DDWRT ha. Okay. Ngayon, pagkatapos ng scan, ano yan ha? May APIS o yan. May isolation yan. Pagkatapos niya mag-scan, then, tapos na. Binigyan niya sa result ko. Wala na scan. After 1 minute pa, wala kang gagalawin. Magre-resume yung connection. Galing na. Isipin mo, DDWRT is, ano yan ha? Gawa na open source yan ha? Brightest mind ang nag-isip niya. Brightest mind. Yung mga nag-flash ng EW71. Ah, sarap. Ewan ko lang, testingin nyo ah. IP isolation nyo. Dito lang makikita yon. Puntaan nyo yung wireless. Dito sa advanced settings. Ayan. AP isolation. Enable nyo lang yan. Ayan, nagulat ako ha. Nagkakaroon na disconnection. Pagkatapos na mag-scan, doon pa lang mga 1 minute pa bago mag-resume yung ano. Nakakagulat. Oo, magaling. DDWRT. Kasi nga, susceptible sa ano, very plain ang software ng piso wifi. Oo. Piso wifi ang dating niyan parang microtik. Di ba? Sabi nga sa akin ni admin, microtik ang style. Nako. Mahak yan. Maano yan? Mapapasok yan. So, sabi ko nga, ibahin kung maaari tignan yung ginagamit ko software dati. Ngayon, ganito. Ay, gumawa na naman ako senaryo. Panic na naman ako. Lahat nga, tines ko eh. Panic ako. Ay, gabi-gabi. Alas dos na ako natulog. Okay. Yung S7 Edge ng misis ko, nakakonect sa Unify AP. Yung iPad nakakabit sa Unify AP. Yung scanner, kinonect ko sa isang wifi na naka-isolate. May AP isolate. Sa WA350. Ay, nawa. No, scan result. Scan result, nakita ko iPad. Cannot see S7 Edge ng misis ko. So, ibig sabihin, security ng phone. Diba? Security ng phone din ang ano, ang concern dito. So, hindi rin mabablock ng IP isolation. Nakikita.
Hindi naman natin pwedeng ilagay dito. Dito na iskat. Pagkat dito iniskat sa Unify, Ubiquiti. Kamahal-mahal, ha? Ay, useless. Diba? Siguro, kung gagamitin mo yung, ano, yung, ano tawag doon? Yung hotspot software nila. Hindi eh. Wala naman panghulog ng PC yun eh. Diba? Yun. Sabi, lagyan ko raw ng ganito. SG, ano? SUG ba yun? USG. Eh, firewall yun eh. Hindi ko kailangan yun dahil 8P lang kailangan ko sa piso Wi-Fi. Diba? Napakamahal yan. Tingin ko dito sa Unify AP ko na luma na. 12.5. Mahal. It's useless, no? Okay. May breaker. Sandali ha, pause ko lang, may tumatawag sa radyo. Okay, next scenario. Next scenario, etong gusto kong testingin talaga. Oh, diba? Kaya tulad na sinabi ko sa inyo, pagka yung DDWRT sa wifi niya i-connect at meron nag-scan. Kanyari, DDWRT, connectan natin. Saan ba yun? So, wala. To successful yan. Scan result. DWRT, sa wireless niya. Wala siya ma-scan. Okay. Di-disconnect ang internet momentarily hanggang taga natapos ang scan, saka palang a-underroulette mag-isa. Mga 1 minute. Yan. Okay. So, nag-iisip ako. Ano ba yan? Yung isang WDS bridge ko, itong 24Z1, wala nga lang ISO isolation, no? Kung yan eh, kasi bridge naman yan, no? Connect ko lang yung LAN dito sa, yung dati nakakonect sa DDWR, lipat ko lang dyan sa LAN. Kung ngayon, hindi nagpapawalan po lahat ng tao lumabas ng bahay o galiin mag-ugat na kamay. Okay. Ang ano dito, ang paraan ko dito, so wireless siya dadaan. Di ba? Dahil ito, pagkaano, magdi-disconnect siya eh. Nakita niya may nag-i-scan. Di ba? So, ginawa ako, eto bridge din naman to, no? Connecta ko lang yung LAN na galing sa taas, connecta ko sa kanya. Tapos, wireless bridge dito. Baka pwede niya ma-block, 'di ba? Dahil maganda pagka dito sa wireless niya nakitang may nag-i-scan eh. Ganun nga nangyari, no? So dito itong ang scanner ko dito ko connect. Pwede din naman 'yan, isa lang din niya kahit connect ko dito sa Unify AP. Ayun. Ganon. Teka lang ha, may tao ulit. Post na naman. Interruption. May radio. Oh, back on. May mga tumatawag sa akin. Oh, yan. Scan result. Totoo. Ganon din. Nakita ng DDWRT na may nag-i-scan na DC. Na DC lahat. I'm not satisfied. Bakit? Na DC nga pero na-scan pa rin niya yung Apple. Iyon ang na-scan pa rin niya Apple. Hindi niya ma-scan talaga yung S7 Edge ng misis ko. Security siguro ng phone, di ba? Pero nag-DC talaga. Ala na siya, nag-stop na kahit nag-i-scan siya, wala na eh. Yung Apple lang nakita niya. Iyon. Iyon ang hindi ako satisfied. Oh my God. Ayo, ano ba gagawin ko dito? Baka ka ako, wala kasing ISO isolation tong 2.4.7.1. So, gumawa na naman ako scenario 2. Scenario 2. Since WDS yan, no? Eh, kahit sa ako, WDS yan sa mga AP ko. Eto naman, 0.73 gigabit ko. Nako. No. Ito merong AP isolation. Asan ba yan? Hanapin natin, ha?
5G. Hindi pwede mag-zoom dito eh. Pero ayan o. Oh. Wireless LAN partition. Yan yun. 2G. Naka-on din yan. Sa 2G yan o. Oh. Sa 5G, baka sa 5G ako nakakonek eh. Ah. Wireless LAN partition. Pareho naka-on yan. So, either way, dapat ma-block yan, no? Ah, wireless part. Okay. So, sa makatawid, ako po, ayan naman, ibang tao na naman tumatawag. Sandali lang, ha? Pose. Grabe. Hindi na nahinto tawag-tawag. Okay, so, eto, say, ano? 073, say 1. Ito may APISO, pinakita ko na yata. Nakalimutan ko na kung ano napakita ko. So, scenario. Ito na, ito na yata last eh. Ito yun nga last. Not satisfied pa rin ah. Nakakita nyo na. Connect ko. Naka-on yung APISO na itong 073. Okay. Connect tatlo. Iniscan ko. Nakita ko yung iPad, no? Bukod doon, eh, nandirito yung mga ibang client ko, nakakonect sa Unify AP. Nakakonect sa Unify AP sa isang router na to sa taas. Nakita ko yung Vivo phone, saka yung isang Android, nakita ko lahat po. Pero, yung S7 Edge ng miss ko, hindi nakita. So, parang napapansin ko, nasa phone din. So yung security ng phone, isa pa nagdadala dyan. Kahit naka-AP ka, isolation, tagos, kawawa naman, oo. Yung mga pangit ang phone, mga naka- ano ba ang mga po, Vivo, mga di branded na, di mamahal eh. Yak! Okay. Ano pa? Hindi nakita yung S7H ng miss ko. Every time got DC. Pero bago na DC lahat, puta eh, na-scan lahat yan. Nakita. So, I'm not very satisfied, di ba? Hindi ako satisfied. Lahat na lang, hindi ka naman, ito bridge, dito ako kumanek, no, sa isa, so wireless. Dinisconnect ng DDWRT, pero nakita pa rin yung ibang devices. So, kahit na, naka-AP ito, ha, naka-AP ISO, isolation. So, sa makatawid, easy hack talaga ang piso wifi. Easy hack. Sorry. Easy hack. Unless may babaguhin sila na itutulog nila sa ano. Ah, eto, nasa bandang huling ano na tayo. Nasa bandang huling ano na tayo, no? Ako'y dating hotspot. Hindi pa uso yung ano, yung mga ganyang hulugan, piso, ano. Alam ko meron dati yung nag-generate ng ano, parang lumalabas na noon, nag-generate ng code, voucher code. Hulog ka, mag-generate ng voucher code. Yung pa lang yata naririnig ko noon. May nag-design pa noon eh. Yung pa lang nakikita ko noon. So, nung panahon na yun, ako'y gumagamit ng Windows software. Medyo mahal noon. Yung enterprise nila, nasa $700 yun. Yung software na yon, hindi na-hack yun. Kahit na ubiquity ako, hindi ma-hack yun. Bakit? Kasi account base yon. Ibig sabihin na account base per user ha? Hindi device, wag mo sabihin device dahil kasi ibang klase software yon. Ang ganda. Ang user, may username password. Get nyo ha? Hindi na natin maiwasan yung kahit may isolation kayo sa compass nyo o kung ano man yan. Eh sabi nga yan, TP-Link compass. Ala, na-scan ko yan. Sabi niya gano'n. Oh,
So wala kayong lusot. Dapat talaga ng data ito ang baguhin. Nasa piso wifi. Account base eh. Isipin mo, ako naka-online ako. May username, password ako. Pagkatapos ko mag-online, pwede automatic disconnect yun eh. After activity, mag-disconnect yun. Disconnect at connect lang. Online or disconnected lang naman ang status yun. Walang idle, wala ka nang... Ganun lang yun. Pagka disconnected ka, pagka ikaw nag-connect, lalabas ang portal sa'yo. Pasok mo na naman username, password. O sige, kilaw niya Mac ko. Pagka disconnected ako, eh di, syempre, pagka ako umalis, di-disconnect ko yung account ko, di ba? Lalag out ko. Eh pagka ginamit niya, sige ka, same Mac nga. Alam mo ba sa portal, eh, meron pa siyang issue. Hindi siya makakapasok. May username, password eh. Diba? Account ko yun eh. Kahit kinopia pa niya, eh makakasabay siya kung ako'y naka-online o sinabayan niya. Pero yung siya lang mag-online mag-isa niya. Di. Diba? Dahil yung iba kasi hindi naman 24/7 nakakonect. Ayan. So, ibig sabihin, yan ang isang fight natin as piso wifi, no? Gusto ko talaga itong piso wifi na to. Kaya lang, more, ano, research. Hack-free yun, yung ginagamit ko na yun. Siguro, kung talaga may mga hackers, may nangyari nga eh. Pamangking ko, naka-online. Diba pinopost mo yung account? Yung, ano, cellphone mo? Yung, ano mo? User mo eh, pinapost. Umaga-umaga, nakita ko naka-online. Sabi ko, minessage ko. Oh, ano ginagawa mo dyan? Nasa bahay pa ako. Wala pa ako dyan. Eh, sino naka-online? Naka-online yung phone mo. Eh, nasa bahay pa ako. Hindi pa ako nakakarating dyan. Ginawa ko. Binura ko yung time. Nga yung hacker. O de, wala na akong pakialam sa kanya, no? Nga. Pero yun eh, pagka pumasok ang portal, may login pang username password. Hindi makahack basta-basta yun. Gagamit pa siya ng complicated software para yun eh, mag-generate, mag-ano. Eh, kalokohan yun, di ba? Ayun. So, yun lang nakikita ko, kaya hindi ako na-hack dati. Account base. Microtech base. Yung style, ay nako, ma-hack yan. Easy hack pala yan. Ano. Iba. Ewan ko lang na, hindi ka pa na, ano, nasusubukan yung hotspot ng ano, na na-try ko na rin yung hotspot ng Unify. Pero wala ako yung mga USG, wala akong mga ganon. Pinandar ko lang with Unified Control, pero hindi. Eh, dito pa lang, eh, nakikita ko, eh, kaya scanin, eh, di ba? Yun. Hindi naman nati-disconnect yung software nila, eh. Kaya nilag in mo na yung voucher, eh. Continuous online nyo kahit na ano. Basta nakita ka, kapit ka kagad. Hanggang hindi na uubos. So, yun. Kailangan mo talaga ng control system. Yun, ang tingin ko, ang dapat baguhin ng mga designer, ito, machine. Yung mismong piso wifi. Gawa nila ng account base. Kaya lang, ang problema, no? Dadami data niyan. O para, ano, kung gusto niyo explore, ha? Ginagamit ko noon, Antamedia. Antamedia hotspot. Na-try ko na rin yung ano, yung My Hotspot. Puro may bayad yan. So, wag kayo magtaka. Mahal pa. Ngayon, mura na lang yon. Ang ano ko lang nga, yan ang problema. Meron talaga, eh ako, nagulat ako, may nang-hack eh, diba? Cellphone ng pamaki ko eh.
Siguro na-scan minsan, di ba? Para kilala ko kung sino eh. Nakikita ko kasi cellphone eh. Pinapatay ang ano. Mukhang rooted ang phone. Mukhang kilala ko. Kaya, yun, nakapag-load na yun ay 100. Yun lang siguro ginawa. Tinesting ang ano. Yun. So, totoo lang. Nahack yun. Nahack yan. Security ng AP isolation is not worth it. Eto, DWRT, talagang walang na-scan. Saan ba yan? Hindi naman yan ang pwedeng... Eto. Yan ang success. Kumanek sila sa Link Cisco. Walang na-scan. Cut kagad ng ano yan, Link Cis. Eh, hindi ka lang matingin ko yung bridge. Kung magbibridge ako dito. Ganun eh. Ito na yung scenario na yun eh. Ayan. Yan dalawa. Ayan. Bridge. Na-scan eh. Hindi lang nakita talaga yung ano. Hindi nakita yung ano. So, nasa phone din. Yung S7B. S7 ng misis ko. Hindi na-scan. Nasa phone din. Marami kasing basura. China phone. Mahack yan. Hindi niya lang mahahack yung mga phone namin. Yan. Hindi na i-scan. Basta may AP. Yun lang, no? It's not safe lang na basta sabihin mo AP isolation eh. Protected ka na. It has to be the design of the ano hotspot. Yun lang nakikita ko kung bakit di ako nahahack dati. Account-based kasi. Pagka bumili ng voucher, pwede niya pasok sa account niya. Kasi yung account-based na yun, pwede niyang nasa S7 ako ngayon, lumipad ako sa Apple, nilagiin ko yung account ko, disconnected kagad ng S7H ko, nandito ngayon yung time ko, nasa Apple. Pwede nga, dalawang devices i-set up doon. Lahat nagawa na doon. Eh, malaking company yun eh. Maraming utak ang gumana doon. So, ganun ang kay Bannon. At tingin ko, yun lang dagdag niya dito, medyo safe na. Maging account-based siya. Meron, or kung di man account-based, ang mga user, kunyari, Mac ng phone niya, lagay niya nila ng password na pwedeng lagay yung user. Password. Yun na lang. Wala na user. Yung user, mismong device niya. Mac. Pero yung bago siya makagamit ng internet, may password pa. O, di ba, maganda? Yun, isang, ano, dahil ako yung nakikipag-brainstorming sa admin eh. Okay. Maraba na video. Upload ka na to. Talagang palpak pa. API solution is not gonna cut it. Yung ano, nasa phone din. Sabihin ko sa inyo, ha, nakakita nga lahat. Dahil nung panahon na nag-test ako, nakita na yung iPad. Talaga nagpe-play ang ano niyan, YouTube. Nakita yung mga BB phones saka yung mga nakakonect. Na nakakonect sa Unify. Nakita rin. Nakita rin. Nakita lang. Pero yung S7 Edge na misis ko, hindi nakita. Tapos na DC lahat. Nung natapos ang scan, mga after 1 minute pa, nag-resume ulit yung internet. So, okay din yung protection. So, nasa phone din. Yung phone, kung mga Vivo, mga ano ba yung Cherry Mobile, ako, walang protection yan. Security ng phone. Yung Apple lalo, no? Latest yan, ha? Yung iPad Air 2. In-update ko pa yung software niyan. Useless, eh, na? Kikita, alam, security yung ano niya. Wireless. So, sa mga katawid, ayan, ang conclusion ko dyan, kung di man magagawa yung katulad ng sa software ko, dagdagan nila ng password per device. Diba? Pagka na-login ng piso, pag done, ihingi na password. Yung password na yon lagi niyang tatandaan dahil yun, para maka-access siya. Protection ng mga naglo-load.
Ito, may ikaw isa lang naman mag-ahak. Ang problema, kung turo-turo yan ako, lahat sila free. Gano'n ba yung isa, no? Kung wala ka sa mga kumita pa rin, no? Pero pag nagturo-turo na yan, iyak. Baka pulot mo lang ang machine mo. O, sige, mga ba na ang video. Maraming salamat.